And yes, hello mga langga, and welcome back na naman sa aking bagong vlog. Ayan, for today's vlog, diba, gagawa po ako ng reaction sa nakaraan kong video, yung ikinumpara ko or gumawa ko ng review tungkol sa, o reaction tungkol sa TV5, sa GMA at ABS-CBN Christmas Station ID. So, ang daming views, may 36,000 views po tayo at ang daming comments. So, may mga comment na ang daming sumusuporta sa ABS-CBN at may mga comment din nagsasabi na bias. So, this is my opinion guys para sa regarding sa Christmas Station ID. No, hindi man competition sa tatlong station, pero sa atin bilang isang Pinoy, para nakaugalian na natin gumagawa tayo ng reaction video tungkol sa mga nagaganap sa mga station, lalong-lalo na pag Christmas Station ID kasi mahaba ang preparasyon. Ayan. So, sisimulan ko na. So, ready ka na ba? O ikaw, ready ka na ba? Kung mag-comment ka na naman dito. Ano-ano naman ang sasabihin mo? Ganon! Gusto mo? At ayan na, dyan na tayo mga langga. So, ipe-play ko talaga kasi ang bash kasi, or mga bash or mga negative comments tungkol po sa ABS-CBN. Bakit daw ako mas maraming kwento tungkol sa ABS-CBN? Ayan. Sa Christmas Station ng ABS-CBN, ang liwanag at ligaya. Ayan po. Dahil po, nakikita ko po sa ABS-CBN Christmas Station ID ay isang kanta na may hugot, na may kwento, na may kurot, at may pak na ganon sa lahat ng tao. Ganon! Diba? Hindi naman ako magsasabi ng maganda tungkol sa ABS-CBN kung nakita ko yung Christmas Station ID ay hindi maganda. Pero maganda ang Christmas Station ID ng ABS-CBN. Ang daming sumusuporta. Sabi na nga nila, bakit ang daming views ng ABS-CBN Christmas Station ID kahit walang prangkisa? Kasi nga po, gumawa po sila ng isang Christmas Station ID na bongga, pak na pak, may kwento, may kurot, at may hugot para sa lahat ng mga Pilipino. Diba? Kahit nga mga foreigners, gumawa na rin ng mga video reaction tungkol sa ABS-CBN Christmas Station ID at nabighani sila. So, gaya ko rin, I am viewers no, ng mga estasyon na yan, pero mas nagningning ang Christmas Station ng ABS-CBN. So, sa mga viewers ng GMA or fanatiko ng GMA, ayan, magsusuklay muna ako. Sa mga fanatiko ng GMA, nagsasabi na bias ako dahil bakit ang dami kong bula o dami kong kwento tungkol sa ABS-CBN, bakit mas maraming yung parang magandang comments sa ABS-CBN. Dahil maganda nga talaga. Walang hindi maganda sa ginawa ng ABS-CBN. Ayan. Sabi nga nila, at least ang GMA daw po ay may prangkisa. Opo, may prangkisa po. Pero parang hindi naman po ata sukatan ng pagiging isang hindi sukatan ang gumawa ng Christmas Station ID kung may prangkisa ka man o wala. Kasi po sa Christmas Station ID, dyan po humuhugot ang mga Pinoy. Dyan po nagbibigay ng pag-asa sa mga Pinoy. Dyan po din tayo mga Pinoy na kumukuha ng lakas. Ng lakas, di ba? Kasi po nasa pandemic na po tayo, gusto natin makakita or makahanap or makarinig ng isang kwento, kanta na magbibigay sa atin ng pag-asa. Na i-lift tayo kahit baksak na tayo. Ganon. Dahil alam naman natin na ang gobyerno natin ay maraming nararanasan ngayon. Ang gobyerno po natin ay maraming mga flaws, no? Hindi ko sinasabi ang presidente, gobyerno, meaning pangkalahatan. Ayan. Maraming mga flaws, mga issue regarding sa mga agencies. And of course, humuhugot na lang tayo ngayon sa mga ganitong simpleng bagay, the Christmas Station ID, no? Diba? So, huwag kayo magalit kung bongga ang review ko tungkol sa
ABS-CBN at hindi bongga si GMA. Baka nakulangan lang ako sa Christmas station ng GMA kaya hindi ko nagustuhan. Kasi daw marami nagsasabi sa comment. Hindi ko ilalagay mga comment. May mga comment talaga na bakit puro puso. Nagsimula daw ang GMA station ID sa Christmas station ID na parati puso. Ayan. At natatawa sila sa sinabi ko na galaw-galaw din yung utak GMA Creative Management. Kasi ang meaning doon na mag-isip ng bongga, mag-isip ng mas deeper, di ba? Na pwede ikurot or pwede kurutin ang puso ng bawat Pinoy. Ayan. Alam nyo ba, dito sa Zamboanga City, nagpalabas ang mayor namin ng executive order na hindi pwede magkaroon. So sad sa lahat na hindi natin makanta ang Christmas Station ID ng bawat network, lalong-lalo ng ABS-CBN, hindi natin makanta ngayon sa mga caroling. I don't know lang sa ibang lugar, pero dito sa aming Zamboanga, lumabas na po ang executive order na no caroling. Magkakaroon ata ng caroling, mga live na lang via GCash. Ayan. And of course, no, ang daming viewers, grabe, ang hatak ng grabe yung suporta. Doon mo talaga makikita na grabe ang suporta ng mga taong bayan ng buong Pilipinas, ng buong sambayanan sa ABS-CBN. Ayan. Doon mo talaga makikita sa views, sa likes, sa share, di ba? Makikita. So, ang iba dyan, pag bitter po tayo sa isang station na bakit ganito, ganyan, kung may negative man nasabi sa video ng isang network, dahil nga, may nakita tayong hindi okay sa atin, na okay sa iyo, na hindi okay sa iyo, na okay sa akin, ganon. Hindi mo maaalis sa isip ko na bongga talaga ang Christmas Station ID ng ABS-CBN kaysa sa ibang network, rival network, kahit sabihin natin for friendship, dapat masaya na tayo dahil Pasko, pero hindi natin maiiwasan ang comparison. Sa pamilya nga, nakakaroon pa rin ng comparison, lalo pag Pasko. Bakit yung pamilya niya may handa, yung pamilya niya hindi? Di yung makakapatid. May comparison lang din, di ba? Huwag na tayo magpa-hipokrita mga Pinoy. Huwag tayo magpiling malinis na walang comparison sa bawat isang tao. Nakakaroon din yan. Sa pamilya, sa kaibigan, sa mga konseho, sa mga mayor, sa mga congressman, sa gobyerno, lalong-lalo na din sa mga TV network na dahil lalong-lalo na ngayon dahil ang isang network merong prangkisa, ang isang network walang prangkisa. And by the way din pala, yan mga langga, may nabasa ko, may Christmas Station ID pala ang TV5. Bongga ang Christmas Station ng TV5. Mas maganda ang Christmas Station ng TV5 kaysa sa kabila. Yes, meron po Christmas Station ID ang TV5 at napakaganda din, nakaka-LSSD ng kanilang kanta. Ayan. Pasensya na din kung hindi nyo nagustuhan ang comment ko tungkol sa GMA dahil yun po ang totoo na nakita ko. Yun po ang gusto kong sabihin dahil yun po para sa akin, yun po ang nakita ko the whole duration ng Christmas Station ID ng GMA. No? Kung nakita ko naman maganda ang Christmas Station ID ng GMA, sasabihin naman ako maganda. Sasabihin naman ako maganda na kung nakikita ko talaga may kwento. Pero guys, for 11 years na rin po mga langga gumagawa ang GMA ng Christmas Station ID at never nila nahigitan ang ABS-CBN pagdating dito. Meaning may kulang talaga, 'di ba? Isipin na lang natin yung always natin kiniklaim na the number one TV station network. Ayan, 'di ba? Isipin na lang natin, 'di ba? Gampanan natin yung sinasabi natin the number one TV station network, di ba? Yun lang, di ba? So sa mga bagong subscribers ko, maraming salamat. And sa mga taong natuwa sa reaction ko kasi daw, napaka-legit daw ng aking reaction. Napaka-bongga daw ng aking reaction.
sa lahat daw ng mga reaction nakikita nila, isa daw ako sa pinakabonggang reaction sa Christmas Station, sa mga Christmas Station ID. Thank you so much. Dahil nagdagdagan po ako ng 1,000 followers at sana aangat at aangat siya, umakyat ng umakyat siya at mamonetize na tayo. Ganon! So, once again, sa lahat ng bagong subscribers ko, thank you so much na nandyan kayo para supportahan ako. And, hindi ko sasabi na isusure ko, nagagawa ako ng mga bonggang-bonggang vlogs, pero itatry ko po ang best ko dahil hindi naman po tayo perfecto, diba? Sige lang. Kukuha lang po ako ng mga inspirasyon sa mga veteranong vloggers, diba? Sino ba talaga ang tao talaga ng before noon nagpa-vlog-vlog sa akin, nagbigay sa inspirasyon? Si Lloyd Cadena. Pero wala na po si Lloyd Cadena, pero maghahanap po din tayo ng mga inspirasyon para makagawa tayo ng bonggang-bonggang video. Ayan. Once again, this is Kogan Lacochero. Gusto talaga magbigay ng reaction tungkol at bakit, no? Bakit mas gusto ko ang ABS-CBN kaysa sa kabilang network. Ayan. Yun po ang nakikita ko. Bongga, pak na pak, may kwento, may hugot, may kurot, at lahat pwede kumuha ng pag-asa at inspirasyon sa kwento ng Christmas Station ng ABS-CBN. Ang title po, Ikaw, Ikaw Langga, Ikaw ang Ligaya at Liwanag ng Aking Buhay. Again, don't forget to subscribe my YouTube channel and of course, click the notification bell para maka-update naman kayo sa mga bagong videos ko. Again, don't forget aking mga langga and bye-bye!